tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Masyado na akong magiging makakalimutin itong mga nakarang araw. Kung bakit naman kasi sa lahat ng pwede kong makalimutan sa bahay ni Linda, yung cellphone ko pa, hindi ko tuloy maipagpabukas. Hindi bale, naririto na ako sa bakuran ni Linda. Ano yun? Parang taong tumatakbo. Pero wala na akong nakita. Pero wala talaga. Naramdaman ko lang na tumakbo sa may tagiliran ko. May nanloob kaya sa bahay ni Linda? Hindi kaya magnanakaw yung naramdaman kong tumakbo kanina? Teka, ang kaibigan ko, baka kung ano na ang ginawa sa kanya. Magmamadali ako. Linda! 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 Oh, Bishi! Sinasabi ko na't babalik ka dahil nakalimutan mo ang cellphone mo. Ha? Halika muna dito sa loob. Mayroon akong ibibigay sa'yo. Halika. Okay lang si Linda. Walang bakas na siya'y natakot. Baka nga, nagkakamali lamang ako ng hinala. Hindi ko na lamang babagtanggitin sa kanya. Dahil tiyak, mag-iimot na naman ang babaeng ito. Oh, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka muna, babae ito. Para namang may asawa at anak na naghihintay sa bahay niya, samantalang mag-isa lamang siya. Ha? Kun kasi. Ah, dalawa pa lang scarf na to. Scarf? Hey, dapat sana ibigay ko yan sa'yo dahil alam ko mahilig ka sa scarf. Pero naunahan ka ni Bunny. Pero hindi ba't iisa lamang ito? Yun din ang alam ko, dahil tigi-isang klase lang ang binibigay ni Belia. Ewan ko kung anong pumasok sa isip niya at dalawang binigay niya. Oh, ito! Hindi ka ba natutuwa? Ikaw ha, inaantok ka na ba at hindi ka na makapagsalita dyan? Kaya kung dito ka na lang matulog sa bahay para hindi ka na mapagod pang umuwi sa inyo? Ha? Oo, sige. Dito na ako matutulog. Ha? Sigurado ka? Tingnan mo ang babaeng ito. Yayayain mo akong matulog dito. Tapos ngayon, pumayag ako, magugulat. Ayaw mo yata eh. Sige, uwi na ako. Ay, hindi ha! Hindi lamang ako makapaniwala na pumayag ka kaagad. Nako. Pasalamat ka at chinek up ko lahat ang bintana. At bintuan, kung nakasara at nakakandado lahat. Dahil kung hindi, ako naman ang hindi mapapanatag ang kalooban sa pagtulog kong ito ngayon dito sa bahay mo. Ang sabihin mo, tumatanda ka na rin katulad ko at nararamdaman mo na rin ang pagod mo. Paanong naging dalawang scarf? Samantalang alam ko na nagpadala si Belia ng pasalubong para sa mami niya. Tig-isa. Dahil nag-iisa lamang naman si Linda. At bakit sa lahat ng pwedeng maging dalawa ay yung scarf pa na kinuha ni Bunny? Dalawa nga bang scarf na yun o iisa lang? Pero kitang-kita ko, ibinalaban pa ni Bunny ang scarf na binigay ni Linda sa kanya. Paanong naiwan dito sa bahay ni Linda? Hindi kaya... kung ano-ano tuloy ang naiisip ko, makatulog na nga.
Oo. Ano? Wala ka pa rin nahahanap na trabaho hanggang ngayon. Namimili ka kasi ng trabaho. Alam mo, kahit maganda ka, kung wala kang natapos, mahihirapan ka pa rin maghanap ng trabaho. Kaya ang mabuti pa ha, magtrabaho ka na lang doon sa beer house! Hindi yan! Text ka ng text! Ano ba naman kayo, inay? Wala na kayong ginawa, kundi sermonan ako. Oh, hindi ba yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ha? Yung hindi maghirap? Eh, hindi mahirap ang trabahong yon. Magbibigay ka lang ng beer o alak sa mga customer. Hindi naman ikaw ang maghuhugas ng mga baso! Ayoko nga. Huwag kayong mag-alala. Malapit na akong magkatrabaho. At anong klaseng trabaho naman yan? Basta, malalaman nyo rin. Ang hina mo naman pala talaga. Bakit ka tumakmuka agad? Hindi mo ba nakita na bumalik ng bahay si Tita Muna? Eh ano naman kung bumalik siya? Eh kung nakita tayo? Eh ano naman kung nakita tayo? Eh pareho naman tayong nakatakip ng mukha eh. Hindi ba nakasuot ng overall black? Hindi tayo makikilala noon. Eh nataranta ako eh. Kinabahan ako bigla eh. Yan nga mong sinasabi ko eh. Babae mong daw. Plano kang magnakaw, ang lakas-lakas pa ng loob mo, magyaya na magplano. Takot ka rin pala. First time mo na? Eh, oo eh. Pero hindi mali. May mga ibang gabi pa naman eh. At kailangan sa susunod ha. Huwag ka nang kabahan. At isa pa, bakit ka kakabahan eh? Kasama mo naman ako. Yung nararamdaman tayo, di pukpukin mo na sila sa ulo. Tapos, oh, wala na. Walang problema. Naku. Ganun lang yun. Hmm? Yun ang huwag natin gagawin. Kawawa naman si Aling Linday. Ang bait-bait nun. Mabait? Eh kung nahuli tayo, magiging mabait pa kaya siya sa'yo? Alam mo, sa mga diskarteng ganito, lakas lang na loob ang kailangan dito. Huwag mong pairalin yung takot o kaba sa dibdib mo. Naku, diyan tayo magkakaproblema. Eh, ano kaya kung yung isang plano ko na nang gagawin natin? Ano yun? Ikaw naman ang makinig sa sasabihin ko. Dahil nasisiguro ko, magtatagumpay tayo kung papayag ka. Salamat naman at natapos din ako maglaba. Mabuti naman. At naisipan ako ng anak ko na bilhan ng washing machine. Hindi na ako masyadong mahihirapan pa. Pagsasampay na lamang ang gagawin ko. Aling Linda? Ah, si Bunny? Oh, Bunny! Ikaw pala! Halika, tuloy ka! Pumupunta na pala ngayon ang anak ni Lucrine sa bahay ni Linda. Hindi naman yan dating pumupunta. Nasarapan niya ta sa mga binigay sa kanya ni Linda. Ang mabuti pa, tatapusin ko na itong ginagawa ko. Saka ako pupunta sa bahay ni Linda. Tuloy ka, Bunny. Mag-isa na naman ho yata kayo, Aling Linda? Oo nga eh. Eh, talaga ho bang hindi kayo natatakot dito sa bahay nyo? Eh, bakit naman ako matatakot dito? Bahay ko to. Wala akong dapat ikatakot, ano? Bessie? Oh, Bessie! Anong nakait mo at wala sa oras ang pagpunta mo dito? Eh, naglaba kasi ako eh. Pagod na pagod ako.
kaya hindi na ako nagluto. Ha? Eh, kaya ako nagpunta dito. Para humingi ng pagkain mo, kung meron. Dahil gutom na ako. Dinatamad na rin akong magluto. Kaya pumunta na ako dito. Baka sakaling may pagkain ka na. Oo naman! Ah, tamang-tama. Nandito si Bunny. Magsalo-salo tayo para masaya. Ayos yan, Aling Linda. The more, the merrier. Oh, ngayong nakaalis na si Bunny, ano ba yung sinasabi mo sa akin kanina na pabulong-bulong ka pa? Dahilan ko lamang ang paghinang pagkain sa iyo kanina. Ano ka mo? Dahilan mo lamang ang paghingi mo ng pagkain dito kanina? Oo, ikaw kasi eh. Sinabi mong himala at napasugod ako dito sa bahay mo nang wala sa oras. Kaya tuloy nag-isip ako ng rason para maging kapanipaniwala ang pagpunta ko dito sa bahay mo. Ano? Eh, hindi kita maintindihan. Eh, alam ko naman na pumupunta ka dito. Kaya nga lang, nanibago lang ako. Kaya hindi ka naman talaga dating pumupunta dito ng ganong oras mula nang magtinda-tinda ka ng beauty products? Kaya nga, sinabi ko lang na nagugutom ako para hindi magtaka si Bunny. Hindi talaga kita naiintindihan, Bes. Ano ba talaga ang tinutumbok mo, ha? Ayokong ipahalata kay Bunny na sinadya kong puntahan ka dito sa bahay mo. At bakit? Alam naman ni Bunny na pumupunta ka dito, ha? Dahil may masama kong hinala kay Bunny. Ha? At huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanya dahil masama ang kutob ko tungkol sa kanya. Bessie, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kaya gutom lang yan? Pwede rin selos dahil may nakita kang ibang kausap ko kanina. Selos ka dyan. Gustong-gusto nga may makasama ka dito sa bahay para hindi mo na ako laging kinukulit. Pero talagang masama ang kutob ko kay Bunny. Parang hindi mapagkakatiwalaan. Ano ka ba, Bes? Anak ni Aling Lokring yang si Bunny. Batang-bata pa. Malayo nga dito sa bahay natin ang bahay nila. Eh, huwag mo siyang panghinalaan ng masama. Mabuting tao siya. Hindi pa mga naitatanong kung bakit may masama akong hinala sa kanya. Sinasabi mo nang mabuting tao siya? Talaga naman eh. Huwag kang mag-alala. Kahit may iba akong kaibigan, ikaw pa rin ang the best. Ikaw talagang bata ka, oo. Ang dami-dami mong kalokohan. Ang ganda-ganda niyo pala talaga, tita. Kapag tumatawa kayo. At binola mo pa talaga ako, ha? Totoo po ang sinasabi ko. Ang gandang-ganda niyo, tita. Kahit na maedad na kayo. Ah, teka. Tanghali na rin lang eh. Ang mabuti pa, halika doon sa kusina at kumain na tayo. Naku, huwag na po. Nakakaya naman po sa inyo eh. Magagalit ako sa iyo niyan kung hindi ka kakain dito. Halika na, para sabi na tayong kumain. Talaga pong malungkot ang kumain mag-isa, tita. Kaya nga po, bilib na bilib ako sa inyo. Kasi kahit na mag-isa lamang kayo dito, ay okay lamang kayo. Kung ako ang nakatirang mag-isa dito sa bahay niyo, naku, mababaliw ako. Tanghali ka na yata. Namamaling kay Suki. Suki? Oo.
Suki ko kayo, Aling Linda. Ha? Ay, parang ngayon lang kita nakita dito, ha? Taga rito ka ba? Si Aling Linda naman, oh. Hindi na ako matanda, no? Sa akin po kayo madalas na subakin ng padyak, eh. Nung bata pa ako. Ah, ibig mong sabihin, bata ka pa, nagpapadyak ka na. Ay, oho. Bigla kaming dinalang magkakapatid kasi sa tatay ko, sa probinsya nila. Medyo natagalan kami ron. At ngayon lamang kami nakabalik dito ulit sa ating barangay. Ah, teka. Kaninong anak ka ba? Baka sakaling maalala ko ang tatay mo. Ay, nako, Aling Linda. Baka hindi niyo rin siya maalala dahil matagal na ho yun eh. Teka lang ho. Saan ba kayo pupunta? Sa palengke ba o sa plaza? O kaya naman eh, kukunin nyo ng pensyon ninyo? Ah, naku, sa palengke lang ako pupunta. Sa butika lamang dahil bibili ako ng gamot. Ay, ganun ho ba? Sumakay na ho kayo sa akin kung ganun. At para makaalis na ho tayo. Ano? Nagkausap na ba kayo ni Aling Linda? Ah, oo. Oh, medyo mahirapan nga akong makalusot sa kanya eh. Ha? Huh? Bakit naman? Alam niyang, nang araw lang kami nagkita. Ngayon lang. Kung ano lang dinahinan ko. Kaso bata pa lang ako eh, nagpapadyak na ko rito at umalis kami sa lugar na ito. Nang bata pa ako. Kaya hindi niya ako matandaan. Oh, maganda naman ang dahilan mo eh. Bata ka pa noon, kaya talagang hindi ka pa niya matatandaan. Ang importante, nagkakilala na kayo ni Aling Linda. At maisasagawa na natin ang ating plano. Sino yan? Si Linda ito. Nandali lang. Oh, Linda, ikaw pala. Pumasok ka na. Narito ako sa kusina. Dumiretso ka na dito. Mag-aalas 8 na ng gabi. Hindi mo pa ako tinatawagan. Ano pa bang pinagkakaabalahan mo dyan, ha? Ay, nako. Inilalagay ko lang sa ref itong mga pinamalengke ko. Bakit ka napasugod dito sa bahay? Eh, pagbibilin ko sana sa iyo yung bahay. Bakit? Aalis ka ba? Gumagabi na ah. Hindi ba pwedeng ipagbabukas mo kung ano man yung bibilhin mo? Eh, sumasakit na naman kasi ang tiyan ko. Eh, hindi bali. Titiisin ko na lang ang takot. Aarki lang na siguro ako ng tricycle para pumunta ng bayan. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako makabili ng gamot at siguradong hindi ako patutulugin sa sakit. Nako. Huwag ka nang umalis. Pinapupunta ko kasi dito yung anak ng pinsang ko na may tricycle. Sa kanya mo na lang ipabili. Tutal, pupunta rin naman yun sa bayan. Kasi ikaw lang mag-isa. Ang mabuti pa, dito ka na lang maghapunan. At nagluto talaga ako ng marami. Dahil plano kong dalhan ka dyan sa bahay mo eh. Eh, narito ka na. O, dito ka na lang maghapunan. Sino kami? Sandali lang at magpapakilala kami. Mga kasama! Halughugin ninyo ang buong kabahayan at kunin ninyo ang anumang pwedeng mapakinabangan. Anong ibig sabihin nito, ha? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Itong ibig sabihin nito. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong mamatay. Ha?
Punyal! Ano ang mangyayari kay Aling Linda? Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan, ay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatanong.